araw po mga kasityo hardin at mga kadako. Ngayon po eh gagawa tayo ng dish garden gamit po ang mga gastos. Ang kailangan lang po natin ay mga improvise lang po. Food tong, kutsarang plastic, chopstick kung walang chopstick kahit barbecue stick, at saka po lumang paintbrush. Ngayon po, kailangan lang po natin isang dish gardening pot. Kahit po yung plastic lang okay, nalagyan lang po natin ng lupa. At lalagyan lang po natin ng konting disenyo kagaya po nito. Yung po mga kahoy na napupulot lang sa gilid-gilid. Kunin po natin ito at ilagay po natin sa may gitna. Ayan po. O kaya dito po sa may gilid para mas maganda ng konti ang angulo. Ididiin lang po natin ito. Gamit lang po tayo ng konti dito sa kutsara para lang po maggawa ng space. Ngayon po mayroon po kami mga nakakat dito na cactus na 1 week nang nakakat para po tuyo yung dulo. Ito pang ilalagay natin dito sa gilid para magkaroon siya ng parang elevation effect. After po nun, gamit ang tong at saka ang chopstick, kunin lang po natin itong mga cactus. Ito, hindi ko na kailangan ng tong dito kasi medyo hindi naman siya magganong katinik. Gawa lang po ng konting hukay dyan. Ilagay lang po ito. Tapos gamit po yung chopstick. Itulak-tulak lang po natin dito. Ayan, para maibaon lang po natin ng konti. Gamit po ang kutsara. Ayan po. Tapos po, pag nalagyan ng lupa yung mga cactus, i-brush lang natin ng konti. Ayan. Ngayon po, para po tumingala ng konti, yung mga ating halaman, lagyan lang po natin ng bato para hindi siya matumihan ng lupa. Hanap pa tayo ng isa pang cactus na pwede natin ilagay dito sa gilid. Pwede pong ito. Ayan po, isasakto lang natin siya dito. Tatabunan natin ng konting lupa. Ayan, kunin po natin yung lupa dito gamit yung spoon natin. Tulak lang po natin yung lupa dyan para malagyan siya ng lupa. Dito po sa space natin dito, pwede tayo maghanap ng mga flat na bato. Ayan, para magkaroon lang po ng konting accent. Lagay lang natin dito. Ito. Ayun, sumakto din. Kuha pa po tayo ng konting bato. Pang-elevate lang natin dito sa gilid. Tapos kuha pa tayo ng cactus natin. Para po dito sa side na to. Ang ilalagay po natin eh, itong flowering cactus na to. Dahan-dahan lang po para hindi masaktan yung cactus. Ayan, nakuha na siya. I-place mo lang siya dito. Ayan. Para medyo elevated. Medyo dapat ibaba natin siya ng konti. Ayan. Lipat natin yung bato dito. Tapos kunin pa natin yung isang klase ng cactus. Yung maganda ang tinik. Siya naman natin ilalagay. Okay ng konti. Ilalagay sa spot na to. Wow! Ang ganda niya. Tapos, kuha tayo ng pang-accent din natin. Ito, stinky. Pwede natin siyang ilagay dito sa may bandang loob. Lagay lang tayo ng konting lupa dyan. Ayan. Konting soil. Ilagay lang natin siya dyan. Tapos, lagyan natin ng maliliit na bato just to hold this star cactus. Wow! Ang ganda na niya. After nyan, dito sa lugar natin ito, pwede tayo magsiksik ng mga maliliit na cactus. Ito po, kahit wala siyang ugat, tutubo yan. So, yan ang ilalagay natin pang fillers natin dyan. Dito. Ayan. Tapos, meron dito yung maganda ang tinik. Maputi-puti ang tinik. Ito, na hindi masyadong matalim ang tinik. Pwede natin siyang ilagay dyan. Incorporate natin yung maliit banda doon. Ayan. Gamit yung chopstick, tulak mo lang siya ng konti. Tapos, itong space natin ito, ang ilalagay na lang natin dito ay bato. Ayan, maganda kapag meron siyang konting bato. Konting bato. Para hindi makita yung lupa. Ito yung maganda sa dish garden. O ito yung pinaka-ideal sa dish garden. Hindi kailangan nakikita lahat ng lupa. Mas maganda kasi kung nakakover yung lupa. Una, para kapag dinisplay mo siya, hindi lalaruin ng mga insekto, ng mga pusa, ng daga, at saka hindi kakalat yung alikabok ng lupa. So yan, naguhulog tayo ng konting bato dun sa mga sulok. Medyo needed talaga yan para maganda yung texture ng dish garden mo.
Yan. Dito rin, meron tayong lalagyan ng bato. Dahan-dahan lang para hindi mapunta sa tinik. Tapos, papantayin lang natin yan. I-brush natin ng konti yung mga ibang lupa dyan para walang nakakalat na lupa, walang nakakalat na bato, at para makita natin yung mga empty space pa na kailangan ng bato. So, ito yung purpose ng paintbrush na luma. Ayan. Tapos po, meron tayo ditong isang maliit na air plant. Parang pang finishing touch lang natin siya. Itago lang natin ng konti yung ugat niya. Pwede natin siyang ilagay sa spot na to para yung kahoy magkaroon ng konting buhay. So, tignan po natin kung okay na at wala nang ano. Malinis na siya. Pwede rin po natin ilagay, kumbaga po pandagdag accent, yung mga bato lang na napupulot natin sa mga buhangin. Tignan mo yung magandang angulo niya. Tapos, gumawa ka ng konting baon. Ibaon mo siya ng konti para hindi naman niya ma-overpower yung cactus. Ayan. Kasi kalat may mga cactus dyan. At dahil merong maliit na space doon at meron pa tayong maliit na cactus na pwedeng ilagay, ayan, ilagay natin ito. Maliit na cactus. Para meron siyang pang accent. Tapos dito, medyo butas yan. Medyo mahaba naman yung ugat ng cactus na to. So ayan, ibaon lang natin ng konting ugat niya para hindi nakikita. Tsaka para magkaroon ng pang-filler sa butas na yon. Ito na po yung nagawa nating dish garden, mga kasityo, mga kadapo. So gamit lang po ang mga materyales na makikita natin sa paligid natin at konting halaman lang, makakagawa po tayo ng isang magandang obra na pwede natin pang-display sa ating mga garden. Pwede rin po itong pang-regalo sa birthday ng mga kaibigan. So sana po marami kayong natutunan ngayon kung paano gumawa ng dish garden at kung anong mga halaman na pwede natin gamitin. Thank you po. Salamat po. Salamat.